Yo mga idol, salamat po at nadalaw ka na naman dito sa ating channel. Ang Houston Rockets ay sinusubukan ng ipamigay si PJ Tucker. Yan po ay ayon kay Adrian Wojnarowski, isang senior NBA insider. Isang magandang galaw at desisyon pag nagkataon mga idol para sa Lakers, dahil saktong-sakto siya sa Lakers. Interesado ngayon ang Lakers sa serbisyo ni PJ Tucker na galing ng Houston Rockets. Isang 3-and-D guy, wing defensive player itong si PJ Tucker. May tira sa labas lalo na sa kanto ng 3-point area. Ang maganda pa sa kanya, kayang-kaya niyang depensahan ang mga forward ng kalaban. Lalo na yung mga elite player gaya na lamang nila Kawhi Leonard, PG-13, MVP Giannis, Jimmy Butler at iba pa. Sa oras na magtapat sila ay maaasahan mo siya. Hindi naman palagi niyang mapipigilan ang mga nabanggit ko, pero para sa kanya, pahihirapan niya ang diskarte ng mga wing player ng kalaban. Dahil isa siyang NBA veteran at maaasahan talaga, lalo na sa mga playoffs games. Kaya para sa akin, si PJ Tucker ng Houston ay sakto sa Lakers. Pero may sinabi din si Adrian Wojnarowski, hindi lamang ang Lakers ang nagkaka-interes kay PJ Tucker. Well, inasahan ko na yan mga idol, dahil big time player din naman itong si Tucker. Isang stretch 4 player at talagang maaasahan mo sa 3-point. Kaya nakaabang din sa kanya ang Miami Heat, Brooklyn Nets at ang Milwaukee Bucks. Abay, bilis-bilisan yun na Lakers. At maaari pang dumami ang mga nagkaka-interes sa kanya sa mga susunod na araw. Nakagandaan lamang mga idol para sa Lakers ay talagang inihahanap na ng Houston si PJ ng kapalit. At ayaw daw nila ng trade na future draft picks. Ang gusto nila ay trade na player na agad para sa pag-rebuild. Matatandaan na nagre-rebuild na sila para sa small ball lineup. At may mga nakuha na silang mga future draft picks. Kaya ang gusto nila ay player na agad. Kaya hindi mahirap kausap ngayon ang Houston Rockets. Now mga idol, paano nga ba magmamaterialize ang trade? Huwag nating kalimutan na hard cap na ang Lakers mga idol. Wala na silang pera. Kaya maaaring kaparehong amount na lamang ng isang player ng Lakers ang ipapalit kay PJ Tucker kapag nagkataon. At sa panig ni PJ Tucker, sasahod siya ng kulang-kulang 8 milyong ngayong season. 8 milyong dolyar. Kaya dapat ay tapatan lamang ng Lakers para walang problema. Sino naman kaya ang player na kapalit? Sa pinagsamang Markieff Morris at Wesley Matthews mga idol, sapat na para sumakto sa sahod ni PJ Tucker. Kaya lamang baka humirit na naman ng isang batang manlalaro ang Houston. Kasasabi lamang natin kanina na nagre-rebuild na ngayon sila. Kaya baka hingin si Alex Caruso, THT, o kaya si Kyle Kuzma. Naku po. Pero sa tingin ko, hindi bibitawan ng Lakers si Kyle Kuzma at maging si Alex Caruso. Maaari pa, baka sakali bitawan si THT. Kaya lamang ay mukhang lugi na ang Lakers pag ganun. Pero sa ikagaganda ng sitwasyon at kung si PJ Tucker ang kulang at kailangang talagang magsakripisyo ng Lakers, ay sayang lamang. At naniniwala pa rin ako sa future ni THT sa Lakers. Pero kung ako sa Lakers ay si Matthews at Morris na lamang ang ibigay para makuha si PJ Tucker. Maaari pa idagdag na lamang si Alfonso McKinney para matuloy ang deal. Yung mga idol, si PJ Tucker ay hindi isang legit big man. Pero shooter at sa 3 points ay maaasahan din. Lalo na yan sa depensa. Pero kung ikaw ang tatanungin, pasok na nga ba kaya si PJ Tucker sa Lakers? Siya na nga kaya ang tunay na kailangan ng Lakers. Kaya interesado sila sa kanya. Paki-comment mo iyan sa ibaba at tumuto ka lamang dito sa ating channel. At paki-like at share mo ng video para sa pagsuporta. At kung gusto niyo po ng ganitong klase ng video, make sure nyo na mag-subscribe kayo
Hit the bell mga idol, select all para sa future video at ang ating giveaway ay kasama ka naman. Salamat po! Yung mga idol, para sa ating 400,000 subscribers giveaway ay sa oras na maabot natin ang 400,000 subscribers, malapit na yan. Mamimigay tayo ng 5 premyo, isang bola, isang power bank, isang full face helmet, isang running shoes at isang Kyrie Irving basketball shoes. Original po ang mga yan. Bubunot tayo ng lucky subscribers. Dapat ay ginawa ang mechanics. Mag-subscribe lamang kung hindi ka pa nakasubscribe. Pindutin ang notification bell. I-share ang video ito sa inyong Facebook wall. Manood at mag-comment palagi base sa video na napanood. Ganun lamang kadali mga idol. Kung may katanungan ka, pakibasa mo na lamang sa ibaba ang ibang detalye.